So, sabi ni Sanby, guys, gusto niya ng big balloon. Yung papa niya, uto-uto din. Big balloon talagang binili. So much big deal. What else? Ah, this one. Yeah, I know this deal. This one is used for... Yeah, if you don't want to make your hair wet. If you don't want your hair wet, you should use this one. This one is cute na. What is the name of the hotel? Maligi. It's cute comb, huh? Sanby will like this comb. This one, meron siyang pasalubong, guys. It's a laddu, right? Yeah. Laddu. Laddu, guys. Who gave this to you, dear? I only purchased. Ah, you only purchased. For us? Mm-hmm. Wow. You said na, it's made from ghee? Ghee laddu. It will be nice. Mm. Than the normal laddu from temple. Yeah, it's nice. So guys, see, masarap to, guys. It's little spicy. It's spicy and sweet, na? Sarap to yun. Ito yung mga snacks dito sa India. And syempre, Sanby chocolate and Sushmita. Bayabas. It's a healthy fruit that I like to eat. Masarap to, guys, tong ano na to. Dati ayoko to eh, kasi sobrang tamis. Pero na-appreciate ko na siya ngayon. Sarap. It's cute. Galing sa hotel, guys. Inuwi ni Nitin. You not bring the coffee? Coffee is pre there, na. It's there, but I don't bring it. I'm shy there. Sanby will be happy to see this balloon. See you soon, na. Red balloon, big. Alam nyo ba, guys, na ang laddu ay sikat dito sa India na binibigay sa tuwing nagse-celebrate sila ng kasal, ng birthday, or from temple pagkatapos mo magdasal. But this one is made from, this one is made from where? From what? This one is made from this one, kadli. Is that traba? They're making bhaji, na? What is this? Bhaji. Peanut powder. This one, yeah. They add with sugar and in the last they are adding the ghee. It is a famous bakery, Bikaner. It is from Rajasthan. So in Bangalore also it's available. The famous bakery in India, Bikaner and Iyengar bakeries. Iyengar is from south, Bikaner is from north. Ang sarap niya, guys. In-expect ko yung kasing lasa nung nakukuha namin sa ano temple. Pero hindi, ang sarap. You want this? No, I'm not wash. It's not for me, it's just... thank you. Thank you. Nakaka-refresh naman dito. So, hi guys, nagpapahinga ako dito dahil ang sakit ng likod ko. Nagpunta kami sa mall simula kaninang alas 10. Tapos after ng mall, nagpark. Tapos ayun, nagpapahinga ako dito. Yung mag-aama ko nandun, nag-i-slide sila doon sa park. So ako dito nagpapahinga. So ayan, papakita ako sa inyo, guys. Bumili ako ng ball pen. Sobrang cute niya. Ayan o, ang liit. Kung anong laki ng mukha ko, siya ang liit ng ball pen. Sinlaki lang siya ng ano ko. Sintangkad lang siya ng daliri ko. Wala lang, gusto ko lang siyang bilhin. Kasi kapag... may ball pen naman ako sa bahay. Pero parang ang sarap lang niyang gamitin. Ang cute kasi. So, yun lang. Tapos, nagpabili si Sanby ng... sa mall to binili. 70% off nga eh, oh. Murang-mura. Pero walang nakalagay na presyo. Ayan. Pang ano, gusto daw niya kasi mag-painting. Gustong bilhin yung malaki. Eh, ang mahal. So, ito yung binili namin sa kanya.
So, ayan. Tapos, ano pa ba? Bili na namin siya ng chocolate, M&M. Kasi nga, mahilig sa chocolate si Sandy. Tapos, may isa pang klase ng chocolate. Ano bang pangalan ng chocolate na yun? Ang sarap pala nun. Kaya lang ang mahal. Ang mahal ng chocolate. Saan na ba yung basura na yun? Hanapin ko, pakita ko sa inyo. Napo na ni Tin. Parang pangalan niya ano, basta masarap siya, gawa siya ng Italy. Tinitinda lang dun sa mall. Para siyang Whopper, tapos ang lasa niya, para siyang Hershey na dark chocolate. Ang sarap talaga niya, as in. Tapos, ano pa ba yung binili namin? Ah, binilan ko ng libro si Sandy. Libro, tapos, ano pa ba yun? Yung susundan niya kapag ano, magsusulat siya. Ito, oh. Ay, dako. Kasi pag uwi sa bahay, hindi na ako makakapag-vlog. Alam nyo na, busy ako, ganun, di ba? Ito yung binili kong libro kay Sandy. Pattern Writing Practice Book. So, nakabaliktad yung camera ko. So, ayan. Ganito yung itsura niya, guys. Episte mo. Ayan, oh. Susundan niya. Para, ano, matuto siya magsulat. Dahil siya ay mag-aaral na next year. Tapos, bumili ako ng libro, guys. Para sa akin. Tcharam! Learn Hindi. So, ano tayo guys? Mag-aaral tayo. Maganda yung ano niya guys. Yung ano niya. Yung Hindi niya. Ito oh. Ganto siya guys. Ah, brother-in-law. Sala. Or Jet. Jet Sala? Hindi ako sure. Basta aralin ko siya guys. Kasi, syempre, kailangan nating matutong magsalita din ng lingwahe nila. Kasi, pag kunyari, kailangan kong bumili. Pero may maalam na akong salita. Kunyari, bibili ako. Gusto ko ng egg pop. Egg pop kasi masarap yung guys na merienda dito sa India. Ano siya? Tinapay na may itlog sa loob. So, ang sarap niya guys. Tapos, pag bumibili ako, kunyari, sabihin ko, egg pop. Nagalan ako, egg pop. Tapos tatanungin nila ako sa salitang Canada. Canada kasi dito sa may Bangalore. Tapos sabihin nila, kitna, parang ganun, kitna. Parang tinatanong nila, ilan, parang ganun. So isasagot ko, ano nga yun? Ikdo. Nakalimutan ko yung 13. Basta, ano, alam ko magbilang ng ano, 1 to 10 na hindi. Pero yung utak ko ngayon, ayokong pagganahin kasi medyo ano, wala tayo sa basta yon, wala. Hindi ako nawawala sa isip ko pag bagong gising ako, siguro matatandaan ko. Tapos ano pa ba binili namin? Tapos yon, kumain kami sa KFC. Hindi na ako nag-vlog guys kasi wala lang, gusto ko lang mag-enjoy ba. Hindi ko na pa dapat pang i-vlog yun kasi nga gusto kong mag-enjoy ng pagkain ko. Tapos ito, binila namin si Sanby ng sketchpad para sa painting niya. Magusto daw niya mag-painting. So syempre, pag kung anong gusto ng bata sa kunyari, painting o kaya mag-drawing, kailangan binibilan mo siya ng gusto niya kasi nakikita niya yun eh, or nai-imagine niya yun kung anong gusto niyang ano, gusto niyang gawin. Kasi dati si Sian, simula talaga nung pagkaedad niya ng 1 year old, 2 years old, grabe, ang hilig nun mag-drawing. Kaya ako, kung ano yung gusto niyang, ano, pang-painting, binibilang ko talaga siya. Halos lahat kami sa bahay, binibilan namin siya ng mga gamit niya pang-drawing. So hanggang ngayon, ang hilig pa rin niya. Bago nga lang, nito lang, siguro nung ano lang, first week of August, nagpabili siya sa akin ng sketchpad at saka yung pencil na pang sketch, yung may manipis, may makapal, basta pang sketch siya. Tapos yung nagpabili din siya ng mechanical ball pen. Ang hilig talaga nun ni Ate Sian mag-drawing tsaka mag-sketch. Kaya support lang tayo mga nanay.
And then guys, bumili din ako ng bagong chinelas dahil yung aking chinelas is nasira na. Ewan ko kung nakita yun sa vlog ko, nasira na. So bumili kami ng bagong chinelas ni Nitin, dalawa kami. Kasi yung chinelas, di naman sira yung chinelas niya, pero luma na. Sabi ko, bili ka rin ng chinelas mo. Para naman parehas kaming ano, bago ang chinelas. So ito guys. So ayan yung chinelas na nabili ko. Sandals pala, hindi chinelas. So yung sandals ko na yan guys, 450 yan. Pero nabili lang yan ng asawa ko ng 350. Diba? Ang asawa ko guys, grabe yan tumawad. Grabe talaga. As in. Tapos guys, bumili din pala kami ng mask. Ito siya oh. 1, 2, 3, 4, 5. Maganda naman siya guys. Ayan. Tapos ito yung ulos. So, masyadong mahangin dito. Ang sarap umupo. Ang sarap mag-relax. So, yun. Yung buko. Alam nyo, gusto ko magpagupit ng hanggang dito. Maikli lang. Na-stress ako sa buko pag mahaba eh. Kasi, ano eh. Bising. Eh, meron naman akong ano. Meron naman akong ginagamit na pang straight. Pero, hindi ko naman siya lagi nagagamit. Kasi nga, wala nga akong time mag-ganon. So, yun. Nakakapag-ganon lang ako bago matulog. Eh, matulog na ako mag-ganon. So, yun. Ang daming tao lagi dito, guys, sa park na to. Napakita ko na to sa vlog ko ng ilang beses, eh. Itong park na to. Ayan. So, ito yung kaguluhan dito. Aayusin ko yung bag ko. Bukas pa yung ano ko. Sabi ko sa asawa ko, hindi ka ba pagod? Sabi ko ganun sa kanya, hindi ka ba pagod? Kasi galing siya sa biyahe, kararating lang niya kanina umaga. Sabi niya sa akin, kung pagod ako, okay lang. Kasi kayo, tatlong araw kayo nga sa bahay lang. Kailangan, kahit man lang ngayon, ma-enjoy niyo naman yung ano, labas. Especially kay Sanbi and Sushmita. So, yun guys. Masaya, kahit nakakapagod. Ngayon ang iniisip ko, anong lulutuin kong hapunan namin. And pagdating sa bahay, maliligo. And yun, patutulugin ko yung mga anak ko. So yun guys, gusto ko lang i-share yung vlog for today. And thank you for watching guys. And mag-iingat po ang lahat. And that's all for today. And bye-bye!